Mga artistang pinagtaksilan ngunit nakahanap ng lalaking magmamahal sa kanila. Sila ang mga female celebrities na nakaranas na mapagtaksilan ng kanilang minahal, subalit nakahanap naman ng magmamahal sa kanila habang buhay. Top 10, Nikki Hill. Taong 2008 nang magsimulang magkaroon ng relasyon ang singer-VJ host na si Nikki Hill at performer at TV host na si Billy Crawford. Nagtagal na 5 taon ang kanilang relasyon, subalit nauwi rin ito sa paghihiwalay. Itinanggi ni Billy na may third party na involved sa kanilang hiwalayan at hindi na pinansin ni Nikki ang mga balitang niloloko siya ng nobyo. Sa pag-amin ni Nikki, sinabi niyang nagsisisi siya na umabot ng 5 taon ang kanilang relasyon at hindi rin naging maganda ang kanilang breakup. Emosyonal namang inamin ni Billy na siya ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Napaulad din kasi na nagkakamabutihan sila ng co-host nito sa It's Showtime noon na si Colleen Garcia. Nakaranas man ang panloloko sa ex-boyfriend nito, nakita naman ni Nikki ang lalaking makakasama niya habang buhay. Ikinasalito kay BJ Albert na pamangkin ng veteranang singer na si Joey Albert noong 2015. College schoolmates silang dalawa sa Ateneo de Manila University, subalit hindi sila formal na ipinakilala sa isa't isa. Sinet up sila ng kanilang common friend para sa isang date bago matapos ang taong 2013. Makalipas ang 2 taon bilang mag-asawa, binayayaan sila ng isang anak na lalaki. Top 9, Georgina Wilson. Sa isang interview, ilang taon na ang nakalilipas, inamin ng modelo na si Georgina Wilson na si Borgie Manotok ang biggest heartbreak at heartache niya noon. Si Borgie kasi mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Ayon kay Georgina, naramdaman ni Borgie na napapabayaan na siya nito kaya't nagdesisyon itong tapusin ang kanilang relasyon. Maliban kay Borgie, naging ex-boyfriend din nito ang aktor na si Richard Gutierrez na inamin niyang naging LDR ang kanilang relasyon noon. Hindi nila nakayanan ang setup kaya naghiwalay sila matapos ang 2 taon. Sandali lang din ang naging relasyon ng modelo sa entrepreneur na si Erwan Yusuf at marami ang hindi nakakaalam na naging sila pala noon. Dumating ang taong 2016 nang magdesisyon na magpakasal si Georgina sa British businessman na si Arthur Bernand sa maliit na syudad sa Winchester, England. 8 years na silang magkakilala subalit nang ipakilala sila noon ay nasa isang relasyon pa si George. Nang magkita silang muli noong 2015, nasabi ni Georgina sa kanyang sarili na si Arthur na ang lalaking kanyang pakakasalan. Top 8, Ann Curtis. Sa 7th anniversary ng late night show ng kanyang kaibigan na si Vice Ganda na Gandang Gabi Vice, inamin ni Ann Curtis na minsan na nitong nahuli ang kanyang ex-boyfriend na pinagtataksilan siya. Sa isang segment ng show na LOL Trip, tinanong ni Vi si Ann kung nakaranas na ito ng away kasama ang boyfriend sa loob ng sasakyan. Sinabi ni Ann na madalas daw ang ganong senaryo noon sa kanyang ex. Lahad ni Ann na isang text message ang nagpainit ng kanyang ulo kung saan inaway niya ang kanyang ex habang nasa loob ng sasakyan. May nabasa kasi itong text mula sa isang babae na nagtatanong kung nasaan ang kanyang ex. Matapos ang away dahil sa sobrang galit at init ng ulo, bumaba ito ng sasakyan at naglakad na lamang. Ngayon naman masaya na si Ann sa piling ng kanyang asawa na si Erwan Yusuf. Ikinasal sila sa New Zealand noong 2017 matapos ang pagiging mag-boyfriend-girlfriend nila ng 6 years. March 2020 naman nang ipanganak ni Ann ang baby nilang si Dahlia Emily sa Australia kung saan sila nanunuluyan hanggang sa ngayon. Ayon kay Ann, wala muna siyang balak magbalik showbiz dahil ayaw niyang mamiss ang paglaki ni Baby Dahlia. Top 7, Sunshine Cruz. Pinag-usapan noon ang naging relasyon ni Sunshine sa action star na si Cesar Montano dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. 23 years old si Sunshine nang ikasal siya sa 38 years old na si Cesar Montano noong September 2000. Kilala rin si Cesar sa pagiging matinik sa babae at may iba't ibang mga na-link na rin dito mula sa showbiz. Inamin ni Sunshine noon na hindi lamang siya isang beses pinagtaksilan ni Cesar, kundi maraming beses na. Ang pinakahuling babae ni Cesar na na-link sa kanya at sinasabing nakarelasyon niya nang maghiwalay sila ni Sunshine ay ang sexy star na si Krista Miller. Naghiwalay sina Sunshine at Cesar matapos ang 13 years bilang mag-asawa
at naanal ang kanilang kasal noong 2018. Nitong nakaraang September 19, 2020 naman, nakita sa post ni Sunshine sa kanyang Instagram ang pagbati sa boyfriend nito sa kanilang 4th anniversary. 2016 nang kumpirmahin ni Maki at Sunshine na mayroon silang relasyon matapos makita sa publiko na magkahawak sila ng kamay. Si Maki ay anak ng dating congressman ng Quezon City na si Chuck Matay at half-brother siya ng aktres at businesswoman na si Aramina. Top 6, Angel Locsin. Taong 2007 nang magkaroon ng relasyon sina Angel Locsin at Luis Manzano. Inakala ng karamihan na forever na ang magiging setup nila dahil nakasama na ni Angel ang pamilya ni Luis sa magkaibang okasyon. Isa sa Amerika at isa naman sa Batangas. Sa hindi malamang kadahilanan sila ay nagkahiwalay makalipas ang 2 taon. Matapos naman ang 5 taong magkahiwalay, nanumbalik ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa at nagkabalikan sina Angel at Luis. Subalit habang nasa set ng Pilipinas Got Talent Season 5 noon, marami ang nakapansin sa malungkot na aura ni Angel. Dito na umusbong ang pangalang Jessie Mendiola sa 2 hiwalayan nina Angel at Luis. Itinanggi ni Jessie ang tungkol sa issue at sinabing hiwalay na ang 2 nang siya ay ligawan ni Luis. Hindi man maganda ang naging karanasan sa kanyang ex-boyfriend, nahanap naman niya ang lalaking makakasama niya. Nakaplano ngayong taon ang kanyang kasal sa film producer na si Neil Arce, subalit hindi na muna nila ito itutuloy dahil sa banta ng pandemic sa buong mundo. Hindi nila nais ng 2 na isakripisyo ang kapakanan ng kanilang bisita para sa pangsariling kaligayahan. Top 5, Heart Evangelista. Taong 2008 nang pag-usapan ang relasyon ni Heart Evangelista at Jericho Rosales. Hindi kasi boto ang mga magulang ni Heart kay Echo dahil nalaman nila na isang binatang amang aktor. Dahil sa true love ni Heart si Echo, ipinaglaban nito ang kanyang pagmamahal para sa aktor kahit na hindi naging maganda ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Subalit mas matindi ang pagpupursigi ng magulang ni Heart na putulin ang relasyon ng anak sa aktor. Natuldukan ang kanilang relasyon nang mapaniwala ang aktres na niloloko ito ni Echo at mayroong relasyon sa Malaysian actress na si Carmen Su. Bumalik si Heart sa poder ng kanyang mga magulang at nalaman niyang gawa-gawa lamang ng kanyang ina ang usapin tungkol kay Echo at Carmen. Gayunpaman, mas nanaig ang pagmamahal sa puso ni Heart nang panindigan at pakasalan nito ang dating senador at ngayon ay governor ng Sorsogon na si Cheese Escudero noong 2015. Nang ipakilala ng yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago si Heart kay Cheese, nagsimula na ang kanilang love story kung saan inamin ni Heart na matagal na niyang crush si Cheese. Hinadlangan din ito ng kanyang mga magulang, subalit ipinaglaban ulit ng aktres ang pagmamahal niya para sa politiko. Top 4, Kim Chu. Magkasama sa first season ng Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006 bilang housemates sina Kim Chu at Gerald Anderson. Hindi pa man nabubuo ang love team nila na Kim Herald, ay makikitaan na ng pagkagusto ang binatang aktor sa Chinita Princess. Hindi lang on-screen love team ang nangyari sa kanilang 2, kundi naging real-life couple din sila kung saan nagtagal ang kanilang relasyon ng 4 taon. Dumating sa punto na naging on and off na din ang kanilang pag-uusap noon. Hindi naman naalis sa isip ng mga fans ang issue ng pagtataksil kung kaya't humantong sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Dito na pumasok ang pangalan ni Bea Alonso dahil inamin ni Gerald na matindi ang pagkakagusto nito sa dalaga nang magkasama sila sa isang concert tour. Hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil alam ni Bea na buo pa ang love team na Kim Herald. Matapos ang pinagdaan ng issue sa buhay pag-ibig ng aktres, umibig muli si Kim sa aktor na si Sian Lim. 2012 pa nang magsimulang mag-date ang 2, subalit 2018 lamang ito nakumpirma sa pamamagitan ng TV show na Tonight with Boy Abunda. Wala pa raw silang nagiging usapan tungkol sa kasal dahil marami pa raw silang plano sa buhay. Top 3, Maha Salvador. Ang ex-boyfriend ni Maha na si Gerald Anderson ay itinuturing na pambansang cheater dahil sa mga kinasangkutan nitong cheating issues noon. Matatandaan na hindi inalabas ni Maha ang rason ng hiwalayan nila ni Gerald noong 2015 matapos magkaproblema si Maha sa matalik na kaibigan na si Kim Chu. Si Kim kasi ang unang showbiz girlfriend ni Gerald. Nang hindi maging matagumpay ang relasyon ng aktor kay Bea Alonzo noong 2010 nang maghiwalay sila ni Kim, niligawan nito ang aktres na si Maha Salvador. Magulo kung tutuusin ang kanilang kwento, ngunit kung susundin ang timeline ng mga nakarelasyon ni Gerald,
sasabing pinagtaksilan nito si Maha dahil binalikan nito ang aktres na si Bea Alonzo. Sa gulo na kinasangkutan ni Maha sa kanyang buhay pag-ibig, isang lalaki lamang ang nakapagbigay sa kanya ng katahimikan. Nagkabalikan sila ng kanyang ex-boyfriend na si Rambo Nunez makalipas ang 9 years. Coincidental lamang ang kanilang pagtatagpo noon bago sila nagdesisyon na magbalikan. Kung tutuusin, walang ex na binabalikan si Maha at Rambo. Subalit tadhana na ang nagsabi sa kanila na bigyan nila ng isa pang pagkakataon ang pag-ibig. Top 2, Caril Yuzon. Nagsimulang magkadevelopan sa set ng Encantadia noong 2005 sina Caril at Dingdong Dantes. Subalit naging maugong ang usap-usapan na hiwalayan sa pagitan nilang dalawa nang simulang gawin ni Dingdong ang soap kasama si Marian Rivera na Marimar at Jezebel noong 2008. Sinasabing si Marian ang dahilan kung bakit naputol ang relasyong Dingdong-Caril. Nang basagin ni Caril ang kanyang katahimikan tungkol sa hiwalayan nila ni Dingdong, sinabi nito na matagal bago siya naging handa na pag-usapan ang issue. Ayon sa interview kay Caril, maraming rason ang naging dahilan ng kanilang breakup at mutual ang kanilang naging desisyon para tapusin na ang kanilang relasyon. Hindi man naging maganda ang naging relasyon ni Caril sa kanyang past relationships, makikita naman ang kinang sa kanyang mga mata nang ito ay magpakasal kay Yael Yuzon ng Sponge Cola noong 2014. Sa tulong ng mga kaibigang sina Paolo Valenciano at Billy Crawford, nagkaroon ng pagkakataon si Yael noong 2010 na makausap si Caril at doon na nagsimula ang kanilang love story. Taong 2018 nang ipahayag nila na handa na silang magkaroon ng sariling anak. Top 1, Don Zulueta. Perfect couple ang turing sa on and off-screen couple na sina Don Zulueta at Richard Gomez noong 90s. Marami ang nagnais na sila na ang magkatuluyan habang buhay. Subalit hindi ito nangyari dahil bago matuldukan ang kanilang relasyon, ilang beses din pinili ni Don na manahimik na lamang sa mga nalalaman niya sa pagiging matinik sa babae ni Goma. Hindi itinanggi ni Don na nahirapan din siya habang nasa relasyon kay Goma. Ipinaalala ni Don kay Richard na tila nakalimot kung paano sila nagkahiwalay ang rason kung bakit hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Ani Don, may posibilidad na sila ang nagkatuluyan kung naging faithful lamang ang aktor sa kanya. Sa loob ng mahigit na 2 dekada, masaya ang buhay may asawa ni Don kasama ang politikong si Anton Lagdameo at 2 nilang anak na sina Jacobo at Aisha. Nagkakilala silang 2 sa pamamagitan ng ex-boyfriend ni Don na si Mansur del Rosario na simula 7th grade ay kilala na si Anton. Nang bumalik si Anton mula Amerika, nagpaalam umano ito kay Mansur para ligawan ang aktres. And the rest they say is history. Mga ka-showbiz peeps, may nais pa ba kayong idagdag sa ating listahan ngayon? Just comment down below!